ating Panginoong Diyos na ginawa niyang posible ang mga bagay na ito ng South Aurora District Fellowship upang ating ipagdiwang ang kabutihan, kagandahan loob ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa The District String Melody. Parang inubos naman ang ata nila, baka mamayang hapon wala na. Marami ko na basta. Oh, sige, sige. Pagka nangangalhati ng kainan, patugtugin na natin sila. Para hindi maubos ang pagkain at may iuwi pa. Maraming salamat din sa mga kapatid na nagpumilit na ang programang ito ay matuloy. Talagang minsan ay ipinahihintulot ng Diyos na makita ang kapulangan at kahinaan ng ating pananampalataya. Kasi kami ni Sir Mesa, araw ng Miyerkules, eh magkausap ay parang kulay ng ilog ng baha ang ating programa. Eh siyempre, ako'y nasa Maynila, siya'y nandito, eh malayo ang pagitan. Subalit, ipinahintulot ng Diyos na tayo ay magkakasama sa araw na ito upang patuloy nating dakilain at papurihan ang ating makapangyarihan Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay sagana sa maraming bagay, kagaya ng ating naranasan ngayon. Ito'y ebidensya ng kabutihan, kagandahang loob ng Diyos sa kanyang bayan na sa pamamagitan ng araw na ito tayo'y magkita-kita. Kung kayo ang nakalagay kay Pastor Mesa, sa kalagayan ko, sa kalagayan ni Brother Ramon at ng iba pang mga kapatid, talagang napakabuti ang Panginoon sa atin na tayo'y magkita-kita ngayong araw na ito. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang tayo'y makapagdiwang at mapagmuni-muni ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At gusto kong tanawin ito ng tungkol sa pag-aasawa. At ang aking babanggitin sa inyo ay ang pag-aasawa ni Jacob. Kaya sa inyo na mayroong mga Biblia, subaybayan ninyo ang kwento. Buksan ninyo sa aklat ng Genesis 28 at patuloy. Kahit hindi na kayo tumingin sa akin, basta sundan lang ninyo yung mga talata na yan para makita ninyo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay nakalatag sa ibabaw ng lupa. At ang pamilya ay unang tagapakinabang ng lahat ng mga bagay na ito. At ito'y kailangan ating maunawaang mabuti. Aklat ng Genesis 27:48. Ang sabi dito, ang utos ni Rebecca, Genesis 27:43 ng Genesis. Ang sabi ni Rebecca, ngayon anak ko, sundin mo ang aking tinig. Bumangon ka at tumakas ka patungo sa aking kapatid na si Laban. Ano? Na si Laban na nasa Haran. 27:44. Tumigil ka sa kanya ng ilang araw hanggang sa mapawi ang galit sa iyo ng iyong kapatid. Nagkagalit si Jacob at si Esau dahil sa kagagawan ni Rebecca na kanilang ina. Inagaw ni Jacob ang basbas ni Esau na ibibigay ni Isaac na kanilang ama. Naging matindi ang away ng magkapatid. At sangayon kay Rebecca, kailangan tumakas si Jacob papunta sa kaniyang kapatid. Dahil narinig niya, nabalitaan niya, na pag namatay si Isaac, papatayin ni Esau si Jacob. Ang ginawa pang ni Rebecca sa kaniyang karunungan, sa aklat ng Genesis 27:46, ang sabi niya, kay Isaac naman, at sinabi ni Rebecca kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay, dahil sa mga anak na babae ni Heth. Kung si Jacob ay mag-aasawa mula sa mga anak ni Heth, na gaya ng mga ito, mula sa mga anak ng lupain, ano pa ang kabuluhan ng buhay sa akin? Lumapit siya kay Isaac na kanyang asawa, at gumawa siya ng dahilan, at sinabi niya, ako'y yamot na sa buhay na ito. Ang background nito, si Esau ay nag-asawa ng dalawang anak na babae ni Heth, at inuwi sa kanilang bahay. Ikaw ang babae, ikaw si Rebecca. Ang iyong anak na binata ay nag-asawa ng dalawang babae na magkasabay. Naisip mo ba? Babae, nagkaroon kayo ng manugang sa inyong anak na lalaki, dalawang babae magkasabay. Kaya ang sabi ni Rebecca, yamot na ako sa buhay na ito. Ayaw ko nang mabuhay kung ganito rin lang.
At ang totoo niyan, ikinamatay na ni Rebecca ang pangyayaring ito. At hindi na sila nakita ni Jacob na kaniyang anak. Maagang nabalo si Isaac. Kapag kinuwenta ninyo ang edad, umaabot ang kanyang edad ng mga 215 o mahigit 200. Pero si Rebecca ay namatay ng maaga. Dahil sa sama ng loob sa manugang. Kaya kayong mga nanay, huwag ninyong masyadong pakadidibdibin ang tungkol sa pagkakaroon ng manugang. Mamaya magtanong kayo. O, ginawa naman ni Isaac, tinawag si Jacob, Genesis 28:1. At sabi sa kanya, ikaw ay mag-asawa doon sa mga anak ng, ano, huwag kang mag-aasawa sa anak ng mga Kanaan. Ayan ay mayroon ng aral sa ating panahon ito, na huwag kang mag-aasawa sa hindi kapananampalataya. Umaalingaw-ngaw yan hanggang sa atin ngayon. At yung binasa sa atin sa 3, sa aklat ng Genesis 28:3, at naway pagpalain ka ng iyong, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay pasaganain at paramihin upang ikaw ay maging isang malaking bansa. Sa mga magulang na aking nabasa, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at sa iba pang mga patriarka, ang salitang ito ni Isaac na kanyang binitiwan kay Jacob ay napakagandang salita para sa anak. Kaya aking sinasabi sa kagabi, huwag kayong magsasalita ng masama sa inyong asawa. Huwag kayong magsasalita ng masama sa inyong anak. Umisip kayo ng napakagandang salita na maaari ninyong sabihin sa inyong anak, kagaya ng sinabi ni Isaac kay Jacob, at naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos. Ano pa? Na ikaw ay kanyang pasaganain at paramihin. E anong sinasabi ng magulang sa mga anak? Huwag ka pang mag-aasawa. Ano, kikita nyo? Ang pagpapala. Ang sinasabi ng magulang ngayon sa bata, ganito. Mamili kayo. Huwag kang mag-aasawa. Mag-aaral kang mabuti. Magandang trabaho sa abroad. Yayaman ka. Alin ang natandaan mo? Yayaman. Doon sa sinabi ni Isaac kay Jacob, ano ang natandaan ninyo? Pagpapalain ka ng Panginoon. Pasasaganain ka ng Panginoon. Pararamihin ka ng Panginoon. Mali, hindi ko nabasa agad yan. Kung na... Oh! Kung nabasa ko agad ito, mag-aanak ako ng 6. Eh ngayon, ang anak eh, yan, 2. Isa, nakagat pa ng dengue. Eh ngayon, COVID pa. Pagdating niya sa Padan Aram, 29:13 ng Genesis, nang marinig ni Laban ang balita ni Jacob na anak ng kanyang kapatid, tumakbo siya upang salubungin si Jacob, at ito ay kanyang niyakap, hinagkan at dinala sa kanyang bahay. Isinalaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. Naglakbay si Jacob ilang araw. Nang makita ni Laban si Jacob, nakita niya luma ang damit, sugatan ang mga paa, at nangangayayat. Nagtaka siya dahil nang makita niya si Eliezer nung una na mamanhikan para sa kanyang kapatid na si Rebecca, ang nakita niya 10 kamelyo, malalaking mga tao, mayayaman ang itsura, maraming dalang pagkain, mga damit, mga pila, ginto at pulseras. Pero nang makita niya si Jacob na pamangkin, lumang damit, sugatang paa, at payat na itsura, butong kuhang, eh hindi ko rin maisip kung paanong nangyari sa pagpapala ng kanyang ama na si Isaac. Pero yan ang kanyang kwento. Nanatili siya sa bahay ni Laban pag ilang araw. Kakain, tutulog, magtatrabaho sa bahay, magtatrabaho sa labas ng bahay. Dumating ang oras, ang sabi ni Genesis 29:15, at sinabi ni Laban kay Jacob, hindi ba't ikaw ay aking kamag-anak? Dapat ka bang maglingkod sa akin ng walang upa? Sabihin mo sa akin ano ang magiging upa mo. Narinig nyo na yung kwento? Narinig nyo na ito? O, binasa ko ngayon.
Ang ganito naman ang sagot sa 29:18. Mahal ni Jacob si Raquel, kaya't kanyang sinabi, paglilingkuran kita ng 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Yun ang sabi ni Jacob. O ano naman ang sabi ni Laban? Deal. Nagkasundo sila. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel. Nasa kaniya'y parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Ganyan ang nagmamahal. Lumilipas ang panahon. Sandali na. Kaya kung sino ang umiibig, kung sino ang nagmamahal, maligaya sa buhay. Pero yung hindi umiibig, hindi nagmamahal, purgatory yung buhay. Yan ang kwento ni Jacob. Sa loob ng 7 taon, nasa parang, nasa bahay, nakabilad sa gitna ng init at ng lamig, walang kabuluhan sa kanya. Parang ilang araw lang. Ganyan ang buhay ng binata pag nanliligaw. Nako, napakaligaya. Kaya lagi kong ginagawa, halimbawa, nanliligaw, maligaya. Sinagot, maligaya. Bago ikasal, maligaya. Ikinakasal, nako, napakaligaya. Pagkatapos ng kasal. Pinagaganda mo ang sagot. Sobrang ligaya. Sige. Pagkatapos, Genesis 29:25. Sabi ni Jacob, oh, tapos na ang 7 taon. Ibigay mo na sa akin si Raquel upang aking maging asawa at ako'y makauwi na sa aking mga ninuno at makapagsimula para sa aking buhay. Sitikitinan niya ni Laban ang kasalan, malaking handaan. Pagdating ng kinaumagahan, ganito ang sabi, Genesis 29:25. Kinaumagahan, si Leah pala iyon, at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba pinaglingkuran kita dahil kay Raquel? Bakit mo ako dinaya? Pagkaraan ng 7 taon, ang salitang, bakit mo ako dinaya, ay alingaw-ngaw sa konsyensya at isipan ni Jacob ng kanyang dayain ang kanyang kapatid tungkol sa basbas ng kanyang ama na si Isaac. Hindi makatatakas ang sinuman sa agoniya ng kasalanan na kanyang pinagdaanan. Bumabalik at bumabalik sa kwento ng kasaysayan ng buhay. Eh sabi ni Laban, hindi ganyan ang kaugalian sa aming lupain na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Eh kaya lang, bakit siya pumayag? Bakit siya nakipagkasundo? Ganun pala, di sinsanay sinabi kaagad na, eh hindi pwede. Di nagkaintindihan sana, gagawin sana niyang pagdaka 14 na taon. Eh nakita ni Laban na siya'y pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ni Jacob ng napakalaking kayamanan. Kaya kung mananatili si Jacob sa kanya ng mahabang panahon, lalong malaking kayamanan ang kanyang matatagpuan. Sabi ni Jacob 29:27, tapusin ang linggong ito at ibibigay rin namin sa iyo ang isa bilang kapalit sa paglilingkod na gagawin mo sa akin na 7 taon pa. Kaya dun sa nakaraang 7 taon, napakaligaya. Sa susunod na 7 taon, purgatorio na. Ganyan ang pag-aasawa. Kaya kapag hindi nagkahiwalay sa unang 5 taon, malamang makalayo na, maghihiwalay yan pag matanda na. Walang ibang pupuntahan. Paborito kong halimbawa, sa 10 mag-asawa, 6 ang naghihiwalay, 4 ang natitira. Saan ka kasama? Sa 4. Oh, magaling. Sa natitirang 4, 2 lalaki ginugulpe. 2 hindi. Saan ka kasama? Ginugulpe. Doon sa 2 hindi ginugulpe, ang isa'y nagtitiis at isa ang maligaya. Saan ka kasama? Sa nagtitiis. Kayo ang kliyente ko. Kaya manatili kayo hanggang nandito ako. Baka sakaling ariin ninyong kaligayahan ang pagtitiis sa buhay na inyong nararanasan. Ha? Yun namang nabubuhay ng maligaya. Huwag kayong mag-alala.
darating din kayo sa hinahanap ninyo. Sana. Yan ang kwento ni Jacob. Ganyan ang kanyang pagtitiis. Ito ngayon ang kanyang mga naging asawa. Ang una, napangasawa niya si Rachel. Pero doon siya ikinasal. Pero ng gabi, hindi yun ang kanyang naging honeymoon. Mantakin mo naman yung kwento niya. Anong love story, anong kwento sa balat ng lupa ang ganito kagarang kwento? Ikinasal ka ng hapon bago lumubog ang araw. Ibang babae ang kasama mo sa honeymoon. Kinamagaan. Matutuwa ka ba? Masasaya? Bahala na. E pagkaraan ng isang linggo, makikipag-honeymoon ka ngayon sa babaeng mahal mo. Naisip mo may kwento? Pagkatapos na maumbos ang lakas mo doon sa babaeng hindi mo mahal, pipilitin ka naman ngayon ng mahal mo. Ayan, yan si Rachel. Ito daw na si Rachel ay inibig ng higit. Nakatalayan sa Genesis 29:30. Basta yung mga chapter na yan, basahin nyo yan paulit-ulit. Kaya't sumiping din si Jacob kay Rachel, at inibig si Rachel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban ng 7 taon pa. 14 na taon. Pag itong si Rachel, nakalagay dyan, inibig ng higit. Pero kung ikaw ang asawa ni Rachel, ito ang kanyang kalagayan. Si Rachel ay silosang babae. Bakit silosang babae si Rachel? Ha? Sapagkat siya ang tunay na asawa. Ang may karapatan lang na magselos, yung tunay na asawa. Ha? Kaya kayong mga lalaki, natural na ang asawang babae ay silosa. Bakit? Kasi siya ang original. Eh yung hindi original na asawa, ano naman ang kanyang kalagayan? Bigay ng bigay. Sige. Mamaya. Yan naman ang, si Leah naman ang tawag dyan. Ang tawag kay Leah, Karibal. Itong si Rachel, maliban sa selosa, insecure. Mga lalaki, listo kayo pag ang inyong asawang babae, insecure. Ito lang bang sweldo ka? Hanggang kailan tayo ganitong buhay? Itong si Leah naman ang tinatawag na karibal. Ang ginamit ng Biblia, kinapuotan. 29:31. Nang makita ng Panginoon na si Leah ay kinapuotan, binuksan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Subalit si Rachel ay baog. Si Leah ay tumatayong karibal. Pero sa totoo lang, si Leah ang tumayong pinakamagaling na asawa sa 4 na babae na naging asawa ni Jacob. Bakit ganon? Gusto niyong malaman? Ang karibal na babae, ang pangalawa, ay napakagaling na asawa. Huwag niyong susubukin. Huwag niyong susubukin. At kayo na mga babae, huwag kayong makikipag-compete sa karibal. Sa pangalawa, hindi kayo mananalo. Ganito ang kwento. Yung tunay na asawa, pag ikaw ay umuwi, malayo ka pa. Sisigawan ka na, bakit kayong kalang? Saan ka na naman ang galing? Pero pag doon sa karibal ka umuwi, bakit? Hindi ko pa tinutuloy yung kwento eh. Alam nyo na. Ha? Malayo ka pa. Aalokin ka na. Anong gusto mo? Luto, hilaw. Pero dun sa una, pag nagtanong ka, anong makakain? Bahala ka sa buhay mo, kumain ka dyan. Nako, kung alam lang ninyo kung gaano kagaling na asawa ang pangalawa, talagang kahanga-hanga. Kaya, kung gusto ninyong maging magaling na asawa, act like a mistress. Yan. Ito din si ito namang si Bilha at saka si Silpa. Ang tinawag ko dito na agaw eksena.
Hindi ba ninang siya'y pangatlo o pang-apat, asawa naman ng mayaman? Hindi baling walang asawa, may pera naman. Hindi baling katulong, hindi baling alila, asawa naman ng lalaking napakayaman. Iyang tanawin yan ay larawan ng mundo ngayong panahon na ito. Nananggahin sa malaking kayamanan, itong insurance na ito ng buhay na ito ay hinahanap ng mga taong immoral. Yan, si Bilha at saka si Silpa. Ang mga kwentong ito ng apat na asawa ni Jacob ay kwento ng maraming pag-aasawa. Kaya, para isang sermon lang, apat na klase na ng pag-aasawa o tatlong klase na ng pag-aasawa. Kaya ang asawa ni Jacob ay si Raquel, si Bilha, si Leah, si Silpa. Si Leah, si Raquel, si Bilha, si Silpa. Dalawang magkapatid at dalawang katulong. Naisip niyo ba yan kung gaano kasalimuot na buhay yan? Ito ang kanyang mga anak. Si Leah ang unang nagkaanak. Si Leah ay nagkaanak ng apat. Ang pangalan ay Ruben, Simeon, Levi, Huda. Yung unang apat na anak ni Jacob ay anak niya kay Leah. Itong pangapanganay na ito ay gumawa ng malaking kasaysayan sa mga tribo ni Israel. Si Ruben ang panganay. Siyempre, siya ang kapitan, team leader ng magkakapatid. Itong si Simeon, vice chairman. Eh sapagkat si Simeon ay mahina sa pagkapanganay, si Simeon ang pinakasulsol. Ito namang si Levi ay napakatapang. Kaya ginawa ng Panginoon na siya ang lahi ng mga Levita, ng mga sasardote, sa kaniya kinuha ng Panginoon. Ito namang si Huda ay napakatapang. Kaya sa kanya kinuha ng Diyos ang lahat ng mga hari sa Israel. Ang apat na magkakapatid na ito ay gumawa ng kasaysayan sa pagpapamilya ni Jacob. Balikan ninyo yan, at itong apat na magkakapatid na ito ay champion noong si... Sino yung pinakabunso? Noong si Benjamin ay ibilanggo. Tama ba? Sino ba binilanggo ni Jose? Si Benjamin. Itong apat na magkakapatid na ito, ito yung nagsusumamo na nagkikiusap. Napawalan mo si Benjamin. Ako na lang ang kunin mong alipin. Yung apat na yon ay palaging nakikiusap dahil sila ang nagsabwatan at nagpabaya upang si Benjamin, ano, upang si, oh, mali-mali ng kwento ah. Gusto na siguro ako. Upang si Jose ay ibenta sa Egypto. Si Simeon, na panganay, ang sabi niya, ihulog na lang siya sa balon. Oh, si Ruben. Ayoko na niyang kwentong yan. Babuhin ko ng kwento. Ang sumunod na nagkaanak ay si Bilha. Kasi ang sabi ni Raquel, Bilha, sipingan mo nga si Jacob para yung anak mo, anak ko rin. Magkakaanak tayo. Kaya ang naging anak ay si Dan at si Neptali. Ang sabi naman ngayon ni Leah, Leah, si Bilha ay sumip. Ang sabi ni Leah kay Silpa, Silpa, eh si Bilha ay sumiping kay Jacob, eh, nagkaanak ng dalawa, sumiping ka rin. Tumingin ka sa akin. Ikaw ang lalaki, susunod ka hindi. Ikaw ang nag-imbita sa akin dito. Kunanin ka. Eh, hindi makaamin eh. Takot sa asawa yan. Ikaw. Sinabihan ka ng asawa mo. Sipingan mo yung katulong natin. Nako kayong mga babae. Huwag na huwag kayong magkakamaling magutos sa inyong asawang babae. Lalo na kung mali, susunod agad. Pag tama ang inyutos mo, nakupo. Oo, pero pag mali ang iniutos, nakapagtataka. Oo, sunod agad. Kaya kayong mga babae, aalamin niyong mabuti ang iuutos sa inyong asawang lalaki. Kung alin ang susundin. Pagkaraan, kaya ang naging anak noonin, pagkaraan ang magkaanak si Silpa, si Leia uli, nagkaanak siya ng tatlo, si Isakar, si Sibulon, at Dina.
Sa kapan nagbuntis si Raquel, ipinanganak si Jose. Ang ibig sabihin, si Jose ay panglabing dalawa sa magkakapatid. Hindi, panganay sa kanya si Dinan. Kasama si Dinan. Panglabing isa at panglabing dalawa si Jose. Panlabing tatlo si Benjamin. Oo, pero si Jose at si Dina ay may malayong agwat ng edad. Matanda na si Raquel nung magkaanak. At pagkatapos, may pagitan uli ng edad bago ipinanganak si Benjamin. Kaya mapapansin ninyo na sa kwentong ito, ang magkakapatid na ito, dominante ang mga anak ni Leah at yung kanyang dalawang katulong. At si Jose, ang tala ng Biblia, iginawa siya ng damit ng kanyang ama na si Jacob. De Colores. Bakit? Special? Special. Oo. Yan nga eh. Kaya minsan masukal din ang kalooban ko eh. Kasi hinahanapan natin ang Biblia at ang kwento ng mali. Ba't kaya ganun ang mga sabadista? Yung mali ang hinahanap. Hindi yung tama. Kasi pastor, may favoritism. Hindi, namatay ang kanilang ina nang ipanganak si Benjamin. Sanggol pa. Kaya si Jacob ay naranasan niya ang single parents. Mayroon siyang pasusuhin. Ang pinakabunso niyang anak ay ipinanganak sa panahon na siya ay may edad na. Kaya kayo, mag-asawa ng maaga. Huwag yung kung kailan matanda ng masakit ng bewang. Saka paanak ng anak. 67 years old na, 70 years old na. Nagpapaaral pa. Eh kung mag-asawa kayo ng 16-17, walang matutuwa. Pati nanay mo, iyak ng iyak. Kaya, sa palagay ba ninyo, si Jose ay aalagaan ng tatlong asawa ni Jacob? Sa palagay ba ninyo, si Jose, si Benjamin na unila sa ina, aalagaan ng kanyang tatlong asawang babae? Ha? Nakita ninyo kung gaano kasalimuot yung buhay na magkakapatid ay iba-iba ang tatay? Binabago mo yung kwento eh. Pero naalagan nyo ang kwento, di ba? Na-realize din ng magkakapatid na ito ang kanilang kasalanan pagkaraan ng mga 20 taon mahigit. Ituloy natin ang kwento. Ano kaya? Matapos pa kaya ako? Genesis 30:28. Ito naman ang tungkol kay Laban. Naku po, mag-alas 11 na dyan. Anong oras na ba dyan sa rin nyo? Buti na lang, walang rin dito. Alas 10 pa lang, pastor. 30:28. Ito naman ay tungkol kay Laban at kay Jacob, yung magbiyanan. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong upa at ibibigay ko sa iyo. Naalala nyo, pinaalala ko na kanina. Subalit dinaya ako ng inyong ama at binago ang aking sahod ng 10 uli. Subalit hindi siya pinahintulutan ng Diyos na gawan ako ng masama. Ang sabi pa niya, nitong 20 taon ay nakatira ako sa iyong bahay. Sabi ni Jacob kay Laban, Genesis 31:41. Nitong 20 taon ay nakatira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kita ng 14 na taon dahil sa iyong dalawang anak at 6 na taon dahil sa iyong kawan. Ilang taon? 20. At 10 ulit na binago mo ang aking sahod. Si Laban ay halimbawa ng hindi mabuting biyanan. Kaya kung kayo ay namimiyanan at ang inyong asawa at ang inyong biyanan ay kagaya ni Laban, anong gagawin mo? Tatakas. Kaya yung makitira sa biyanan. Eh huwag niyong pangarapin sa buhay. Pero kung kayo ay kagaya ni Jacob na magaling mamiyanan, magtiis ka na, magtiyaga ka na. Total magaling ka namang mamiyanan. Mamili kayo kung anong karunungan. Pero kung ang iyong biyanan ay mabait sa iyo, swerte mo na yun. Kaya ang hahanapin niyo, mga dalaga binata, biyanan. Biyanan. Kung gusto nyo, mamayang hapon, magpaturo kayo sa akin paano manligaw sa biyanan. Basta ang binanggit ko sa inyo, nakatala na yan sa Biblia matagal ng panahon na ang magbiyanan hindi magkasundo.
Halimbawa, nang hindi magkasundong magyanan, tuturo ko sa inyo. Yung lalaki na anak mo ay engineer. Nung binata siya, kanino niya ibibigay yung kanyang sweldo? Sa nanay. Eh, nag-asawa siya ngayon. Kanino niya ibibigay yung sweldo? Sa asawa. Yung magbiyana na yan, magkagalit ng habang buhay. Ito naman, si Laban at ang mga anak na, at ang mga anak na Leia at Rachel. Nagsisagot si Leia, nagsisagot si Rachel at Leia. Genesis 31:14 and 15. At sinabi niya sa kanya, "Mayroon pa bang natitirang bahagis at mana para sa amin sa bahay ng aming ama? Hindi ba niya kami itinuring na mga taga-ibang bayan sapagkat ipinagbili niya kami at inubos niya ang aming salapi?" Una, ang sabi dito, si Rachel at si Leia ay nagpapatotoo kay Jacob, ang aming ama, hindi kami pinamanahan. Yang kwentong yan ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon sa mga taga-Aurora. Hindi pinapamanahan ang mga anak na babae. At pag pinamanahan ang anak na babae, ay yung gilid ng ilog na kinakain ng ilog. Alin sa dalawa? At ang sabi pa niya, kami, di ba kami ay kaniyang ipinagbili? Dapat pala yung 7 taon na paglilingkod ni Jacob kay Laban, babayaran pala yun ni Laban, pero ibibigay sa kanyang anak. Ganun pala. Halimbawa, ikaw ay namanhikan at magbibigay ka doon sa iyong kabalae, yung ibibigay mo doon sa iyong kabalae ay ipababaon niya doon sa kanyang anak. Oo, ibabalik. Eh hindi eh. 7 taon kay Rachel, kinanya. 7 taon kay Leia, kinanya pa rin. Anong tawag sa ganyang magulang? Oh, yan ay nangyari na sa kwento ng Biblia. Oo, ang magulang. Magulang talaga. Kaya't si Jacob ay naging napakayaman. Pero ang tala ng Biblia, Genesis 30:43, kaya't si Jacob ay naging napakayaman at nagkaroon ng malaking kawan, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at mga asno. Sa kwento ng pag-aasawa ni Jacob, kanina pala ako nagsasalita, dapat maunawaan ninyo, celebrating God's goodness. Na sa kabila ng lahat ng kwentong ito, gaano kabuti ang Diyos kay Isaac, kay Rebecca, kay Laban, at sa kanyang mga anak, at kay Jacob, bagaman sila'y puro mandaraya at sinungaling. Ganon din ba yung taga-South Tower? Hindi ba ito? Gaano kayaman si Jacob? Yan sabi, pinagpala ng Panginoon si Jacob sa loob ng 6 na taon. Unang 14 na taon, bokya. 14 na taon. Sa loob ng 14 na taon, ipinanganak ang kanyang 11 anak. Halos magkakaedad. Halos magkakaedad yun eh. Halos sabay-sabay. Yung panganay nung isa, tsaka yung buong ano, yung panganay nung isa, yung bunso nung isa, yung panganay nung isa, halos magkakasing edad. Pag nakita siguro nung isa na buntis na yung kanyang karibal, ay ako naman, ako naman. Kaya kung tutusin, malungkot din ang buhay ni Jacob dahil yung kanyang orihinal na asawa na inibig niya ng labis namatay namang maaga at ang nakasama niya yung 3 inggitera. Purgatory yung buhay. Yan ang patotoo ni Jacob sa hari ng Ehipto. Ang iyong pong lingkod ay maiksi ang buhay kumpara sa ating mga ninuno at ang aking kahirapan ay labis-labis. Yun ang kanyang patotoo. Pero at tayo naman, celebrating God's goodness. Gaano kayaman si Jacob? Gusto niyo magkwenta? Nakasulat ang kanyang kayamanan. Yung talbos ng kanyang kayamanan ay nakasulat sa Genesis 32:13 and 15. Sinusubaybayan ba ninyong Biblia? Hindi bali, hindi na niyo ako maintindihan dito. Pero pag nakuha niyo yung kwento ng Biblia, talagang napakabuti ng Panginoon. Genesis 32:13 and 15. Kung wala naman kayong, hindi kayong nagbabasa ng Biblia, makinig kayo mabuti. Kwentahin ninyo kung gaano kayaman, kwentahin ninyo
kung gaano karami ang talbos ng kayamanan ni Jacob na ipinangregalo kay Esau. Parang hindi na ako matatapos sa sermon to. 32:13. Siya'y namalagi roon ng gabing iyon. Nanalangin siya, di ba? Nakipagbuno sa anghel. At kumuha siya ng pangregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. 200 kambing na babae. Kwentahin niyo mabuti, ha? 20 lalaking kambing, 200 tupang babae, at 20 tupang lalaki, 30 kamelyong inahin, kasama ng kanilang mga anak, at 40 baka, at 10 toro, 20 babaeng asno, at 10 lalaking asno. Kinang lahat ang ulo ng hayop na iniregalo ni Jacob ay Esau. Nagpadalas ng embahada si Jacob sa kanyang kapatid na nandoon sa bundok ng Moab ba yung kanyang siyudad na itinayo? Ano ba yung siyudad na itinayo niya? Bundok ng Seir? O anong bundok yun? Napakalaking lahi ni Esau. Isang kaharian ang kanyang naitayo. Nakwenta mo ba? Nagpadala siya ng embahada. Eh, nag-report yung kanyang ambasador. Sabi niya, andyan, sasalubungin ka ni Esau. Mayroon siyang kasamang 400 soldier. Ikaw, anong gagawin mo? Anong gamit ng 400 sundalo para kasalubungin? Kaya ang ginawa niya, pinagpangkat-pangkat niya ang kanyang 4 na asawa. At ang pinakahuli, sino pinakahuli? Di ba patay naman si Rahel? Ngayon pa lang pala. Ha? Akala ko buhay pa dyan. Buhay pa ba dyan? Opo, minakabuha niya yung ano, yung bibulto ni ano, eh, yung ano po ni Dapas. Ah, buhay pa. O, di siya pinakahuli. Nagkalit ko nito na ako sa sermon ko. Hindi siguro maganda yung almusal ko. Sobrang busog. So, ang pinakahuli, si Jacob. Pag namatay ng lahat yung kanyang asawa at lahat ng alila, buhay pa siya. Sawa na sa kapapatay yung 400 sundalo. At pagdating sa kaya, dadating siya, nasaan si Jacob? Nasaan si Jacob? Katatanong-katatanong, nakarating siya kay Jacob. At ipinakita sa kanya ni Jacob, itinanong niya, sino yung mga nandoon? Eh, yun yung asawa kong si ganito. Sino itong mga ganito? O nasaan yung kanyang mga anak? Ito yung kanyang mga anak. Eh, itong mga ito, ano naman ito? Yan yung aking handog o kaloob sa iyo. Gaano karami? Nasaan na yung takakwento dito? Lang? 550 ulo? Ilan? Yun lang yung pinapagawa ko sa iyo, eh. 550 yung tawad dito. Meron bang ibang tawad? Pastor, kailangan tumigil na ako. Hindi nakikinig tong mga miyembro mong to. Eh, ako ngayon nagsasalita dito, eh, di lalo nang gutom na ako. Hindi ko na nga matutuhan yung sermon ko, eh. Ilan? 550? Ulitin natin. Ikaw, bata-bata ka pa, di ba? Dalawang daang kambing na babae, 20 lalaking kambing, 200 tupang babae, 20 tupang lalaki, 440. Tatlong kamelyong inahin kasama ng mga anak. Ilan yon? Plus 60. Oh, madali lang kwentahin, eh. 40 baka, 10 toro. 40 baka, 10 toro, 50. 550. Eh, meron pang 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Plus? 550. Ano naman yun? Parang mga mali-mali. 483. Walang 3. 580. Itong hayop na ito na inirigalo ni Jacob kay Esau, talbos lang ito. Kung si Jacob ay nagregalo ng 200 tupa, ilan ang tupa niya? 200, kasi 20,000. Kung siya ay nagregalo ng mag-iinang baka,
30 kamel yung mag-iina. Ilan ang kabelyo niya? 300. Aba? Forma sa 600. Nagregalo siya ng 40 baka, 10 toro. 50 baka ang kanyang ipinangregalo. Ilan ang baka niya? 500. 10%. Oh, naisip ba ninyo kung gaano kayaman si Jacob? Si Jacob ay alila ni Laban. Gaano kayaman si Laban? Naisipan ninyo? Ganito kayaman si Jacob. Eh, amo niya si Laban. Gaano kayaman si Laban para maging matayang? Ganun na siya kayaman, pero madaya pa. Itutuloy ko. Sinabi ni Esau, ano ang kahulugan ng lahat ng mga ito? Sumagot si Jacob upang makakita ng biyaya sa paningin ng ating Panginoon. Subalit sinabi ni Esau, sapat na ang nasa akin, kapatid ko. Ang nasa iyo ay iyo na. Genesis 33:9. Nagregalo si Jacob ng 580 na hayop. Alagang hayop. Napakalaking kayamanan. Ang sabi ni Esau na kanyang kapatid, sa iyo na, kapatid ko. Ang nasa akin ay sapat na. Napakalaking halaga. Ipinilit niya, tinanggap. Alam niyo kung magkano ang kanilang pinag-awayan na magkapatid? Ang sabi ni Esau, galing siya sa parang, galing siya sa bukid ng aso, bokya, walang huli. Dumating siya ng bahay, lulubog ng araw. Ang sabi niya kay Jacob na kanyang kapatid, bigyan mo ako ng dalawang tinapay. Dalawa ba? Isang tinapay. Isang subong tinapay. Upang ako'y makakain. Mamamatay na ako ng gutom. Ang sabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. O sige, sa iyo ng pagkapanganay ko, bigyan mo lang ako ng tinapay. Binigyan siya. Pero ang sabi niya, hindi niya basta ibinigay. Sumumpa ka na ibebenta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Sige, sa iyo na ang pagkapanganay. Pagkapanganay lang yan. Magkano ang halaga ng kanilang pinagtatalunan na magkapatid? Nahasang mangkok na lugaw at ilang pirasong tinapay. Magkano? Ganyan kabura ang pag-aaway ng magkapatid. Walang kabuluhan ng pagpapanganay. Ako panganay, mas makapangyarihan yung kapatid kong bunso. Bakit? Eh mayaman siya. Marami ang ganyan. Nasa mga pag-uusap ng pamilya, kung ikaw ay panganay at ikaw ay medyo mahirap, chopi ka na. Huwag ka nang maraming sinasabi. Ang mahirap sa iyo, wala ka lang ang pera, maingay ka pa. Pero, ang pagkakasundo, ang kabayaran ng kapayapaan at pagkakasundo ni Jacob at ni Esau ay binili ni Jacob ng 580 ulo ng hayop. Gaano kamahal ang kapayapaan, mga kapatid ko. Kaya kung sa inyong pamilya nagkakagalit kayo sa partihan ng mamanahin at sa ating simbahan ay nagtatalo-talo at nagkakagalit, mura lang yan. Pero ang kapayapaan na binayaran ng Panginoon para sa atin ay halaga ng dugo ng ating Panginoon na namatay sa krus. Hindi na ninyo kayang kwentahin yan. Umuwi kayo ng bahay, kwentahin nyo kung magkano ang halaga ng 580 na ulo ng hayop na iniregalo ni Jacob kay Esau. Mahihirapan kayo ng pagkukwenta. Pag kinuwentan nyo yan sa piso, napakalaking bilang. Pag kinuwentan nyo naman sa dolyar, baka lalong hindi kayo matuto kung paano kukwentahin. At pag kinuwentan nyo yan sa yen, at pag kinuwentan nyo yan sa dinar, eh lalong mahihirapan. Magkano ang kamelyo? Isang bus daw ang halaga niyan eh. Oo. Ito ka ang sabi ni Jacob. Sinabi niya, 33:12, tayo'y humayo at maglakbay at ako'y sasama sa iyo. Nagkasundo yung magkapatid. Nagyakapan, di ba? Nagiyakan.
ang sabi ngayon ni Esau. Sinabi niya, tayo'y humayo at maglakbay at ako'y sasama sa iyo. Pagkaraan ng 20 taon na sila'y magkagalit. Simulang bata pa, satiyan pa ng nanay nila, nagbubuno na sila, nag-aagawan sila kung sino ang unang lalabas. At samantalang sila'y bata, habang buhay silang nagkakagalit. Pero dito sabi ni Esau, ha, tayo na, tayo'y humayo na maglakbay, na magkasama. Pwede pala silang magkapatid, na mabuhay na magkasundo. Bakit hindi pa nila ginawa, samantalang sila'y bata pa? Ngayon, maraming magkapatid, mamamatay na lang, magkagalit pa. Walang kasakabukabuluhan ang kanilang pag-aaway. Itong kwentong ito ni Jacob, pinagmulan ito ng kwento ng Hudyo at ng Muslim. Hanggang ngayon, nag-aaway pa sila. Kapag ikaw ay nakarating ng Israel, sa Jerusalem, isang bahagi doon, yung tinatawag na City of Nazareth, yun ay may bakod, may bagwal, at ang nakatira doon ay Muslim. Ang Hudyo, hindi pwedeng pumasok doon. Ganon katindi ang away ng Muslim at ng Hudyo. Pero yun pala, sa kasaysayan ng Biblia, noon pa man, nagsettle na sila. Hanggang ngayon, minana pa ng kanilang mga lahi, nagpapatuloy pa ang away. Walang kabuluhan pag-aaway. Ayoko na. Kasya na. Pwede na akong matapos. Ang sabi dito, kahuli-huli ang salita, si Jacob ay magiging mayaman kahit hindi siya manlaya. Ang kwento ng Biblia ay kwento ng mga taong napakayaman. Si Job ay napakayaman. Si Abraham, napakayaman. Si Isaac, napakayaman. Si Jacob, nandito, napakayaman. Si Laban, napakayaman. Sino pa ang binanggit ng Biblia? Si Haring Solomon. Si David. Si Zaccheo, na maliit na tao. Tax collector, napakayaman. Napakayaman. Ang Biblia ay kasaysayan ng mga taong napakayaman. Pinagpala sila ng Panginoon. Pero sa mga kayamanan ito, naging masalimuot ang kanilang buhay. At ang kanilang pamilya ay naging isang trahedya. Pahalagahan natin ang pagpapala ng Diyos na may kinalaman sa ating pamilya. Itong kwentong ito, magkakapatid, mag-asawa, mag-ama, mag-ina, ang kwentong ito ay kwento ng kabutihan ng Diyos sa isang taong makasalanan. Opo, hindi tayo isakdal, hindi tayo matuwid. Pero patuloy nating nararanasan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos na ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Pagpalain po tayo lang. Ng pandemya. Gayon din ang pamilya na iyong ipinagkaloob sa amin na daluyan ng mga pagpapalang buhat sa kalangitan. O Diyos, ang iyong masaganang bendisyon, pagpapala, igawad sa amin lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
sky.